Welcome back sa ating channel. We are here to talk about this a bit unique Cougar product. For the first time ngayon na ako nakakita ng ganitong packaging and kakaiba. Kakaiba din yung tsura ng mouse. Parang i-assemble pa natin. Or I think medyo ipapasilip ko sa inyo kung paano yung setup na ito. Basta, it's my first time and I want this to show sa inyo na medyo iibahin din natin yung angle or yung pagkuha ng shooting natin. POV. Ginagamit lang yun na term sa mga wala. Are you excited to check this? I think nasa around 2K? I don't know. 2K more or less itong mouse na to. Let's check this out. And for more videos and awesome products, feel free to subscribe. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are. You may check the Windows 10 Pro and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. Ayun, so let's check this out. Pero syempre, meron din kasama. Ayan. Dito muna tayo sa mas simple. So meron tayo dito itong Airblader. Okay, Airblader gaming mouse. Dalawa actually yung pinadala sa atin ni Cougar. And I'm so thankful. Unseal na rin. Hindi ko na pala kakailanganin itong knife. Unseal na pala ni Cougar. Oh, I think galing to sa ano. Ay, baliktad. Sorry. Wow. Paracord mouse. Pero ano, ang napansin ko dito, mas makapal siya. So, it feels like it's more stiff. So, we'll see. Check natin. Ayan. Oh, diba? Parang nag-unbox na lang tayo ng makeup. Ginagaya natin yung ano, makeup content creators. Ayan. Meron siyang mouse fits and I think nakalagay na kaagad. And yung kanyang paracord cable is thick. It really looks like a bit more stiff than those other budget gaming mouse. I don't know kung magkano to pero I believe this deserves a price na 1K more or less. And yung sensor niya dito is Pixart PMW3389. Wow, high-end yung sensor. And 16,000 DPI max. Lightweight, it's a 62 grams. So I think mali yung sinabi ko kanina na 1K more or less. Baka siguro nasa 1K plus siguro pwede pa. Pero given a Cougar always release products that are a bit more pricey compared sa competition, and syempre dahil given na rin na decades na rin sila sa manufacturing ng IT supplies, expect natin na medyo mas mahal siya. So for a guy like me na medyo mahaba ang mga daliri, eh sakto naman. Sakto lang siya for typical Filipinos yung size niya. So this is the Cougar Airblader. Yan, may mouse fits na. And yung kanyang body. Yan, makikita nyo siguro dyan. Papasilip na lang sa atin. Yung hollow area. So, hollow siya dito na part. Ayan. And the ABS plastic use is quite thick. Pero still, nagawa nilang i-balance. And itong design din ng kanyang buttons. May pre at saka post delay. Yung travel niya. May konti. Then, click. Okay. Mapapansin nyo siguro the way I click. Ayan. May post. May pre-travel konti. Same with this. Medyo mas snappy to. Okay. Yung buttons yung snappy. Oh. Nice. Dito lang sa may side buttons yung may pre and post delay sa travel yan. The scroll feels sakto lang din. Medyo hindi ko masyadong ma-feel. Okay. Sakto. What do you call for that? I forgot the term. Tagal ko na nang ginag-unbox ang mouse eh. Pero pagdating sa kanyang mouse wheel, hindi ganun ka-tactile kung buttons sana. Okay. So, that's it. Okay, medyo mas soft. Okay, yung kanyang scroll wheels. Anyway, I'm more excited about this gaming mouse. Wow! Nice packaging. Alam mo yun, parang pang-museum yung datingan. Oh, di ba? Ang gandang i-display pag meron ka neto sa mga computer stores dyan. I think must have nyo to eh. And then, syempre, ang pinaka-exciting dito is etong DualBlader. Okay, fully customizable ambidextrous ergonomic mouse. So, ambi ibig sabihin pwede sa mga left-handed, pwede sa mga right-handed. And it's not only about the shape, sometimes with the buttons din. Ibig sabihin both left and right, meron yung mga additional buttons. And yan yung madi-discover natin. Pero as you can see naman dito, di ba? Meron na kagad. Ang sarap nitong ano, i-stock ng mga computer stores dyan na nagki-carry ng Cougar. You should have this kind of product. Pero syempre, kilatisin muna natin. Kasi ang ganda, agaw attention siya eh. Magandang pang center display. Like you have a lot of displays ng mga mouse products, gaming peripherals, and then at the middle, you have this.
Galing. Galing lang ni Cougar. Parang akala mo yung museum. Nasa movie na nanakawin. And here it is. And tulad ng isa kanina, inunahan na ulit tayo kagad ni Cougar dito para buksan. Mukhang na-excite din siguro yung marketing. Sino bang marketing ng Cougar sa Philippines? Si Sir Ian? Sir Mark? Galing pa ito ng Cebu. Kasi Cebu ang headquarters ng Cougar Philippines. So sabi niya, bago ito divirginize ni Juan, ako na dapat. Yun, inunahan na tayo. Pero ayun, thank you for giving me this opportunity na kilatisin ang inyong product. Oh, kitang-kita niyo naman siguro dyan, oh. Wow. And under that, meron tayo ditong manual. Oh. Ah, it's a card. Join us today. Then, nandyan yung manual. And carbon cover. Okay, pwede mong palitan ng carbon. Parang kumbaga kung sasakyan sana, di ba? Ayun. Palitan mo yung hood ng sasakyan, yung stock na ABS plastic hood niya. Actually, aluminum ang hood. Or steel. Palitan mo ng carbon hood. Teka lang, dito ba yan? Ah, well, hanapin natin mamaya kung saan siya. And then, removable yung kanyang cable. Comes with a paracord cable. Ayan. Detachable yung cable niya. That's it. Wala na. Ganda-ganda ng packaging. Tapos, yun lang yung laman. Ganyan ka-secure. Ganyan ka-special itong product na to. Gumastos talaga sila ng todo. Just for the packaging. Okay. So, let's go to the mouse. Ay, hindi na. Meron siya dito. Ayan. Tanggalin na lang natin yan. Yung dalawa. Parang laruan lang ng bata eh. Alam mo yung mga tatay na dyan. Ganito yung kadalasan natin ginagawa pag ano, may binili tayong bagong laruan ng anak natin. Ayan. Oh. Wow. May shocks pa oh. Kita mo yan? Meron pa siyang shocks. Grabe. Tamang-tama nga na ano, parang hinalin tulad ko siya sa sasakyan. Hood ng sasakyan ganito. Si meron pa siyang shocks oh. Tingnan natin kung... Oh, gumagana! Anak na! Gumagana! Ang galing. Oh, ha? Kakaiba. Alright. So, this is the bare look of the mouse. So, may mga hindi pa nakakabit. So, i-assemble natin ito ngayon. Or dadagdagan natin yung piyesa niya or papalitan natin. Parang bata dito, na-excite ako. Pero, teka lang. Wait. Oh! Wow! Pwede mong extend. Ready. Transform. Oops! Natanggal na. Ah, pwede mong ilayo. So, eto ngayon yung gamit ng ating carbon. Salpa na natin yung carbon hood. Then. Ayan, sasalpa na natin yung carbon hood. Oh. Ayan. Meron siya ditong slide. Oh, yeah. Oops. Oh, yeah. Parang cute lang. Kung gusto mo nang mas magaan, ayun, eto gagamitin mo. Ang cute. Oh, hanggang dun. Parang gusto ko talagang explore ito. So, paano yung mechanism na ito? May something dito. Pero parang mas nakakatakot. So, the more na mas tight siya, ayan, mapapansin nyo yan. Oh, pag niluluwagan mo, tumataas. Pag hinihigpitan mo naman, bumababa to, which is good. Actually, may mga replacement na ganito sa mga traditional na mouse na depende yung hubog niya kung saan yung pinakamataas na height nakaangulo sa user. So, meron kang 3 options and that is very common sa mga budget mouse nowadays. Even sa mga premium mouse na nagbibigay sila ng mga... Sa X35 ko yung na-observe eh. Tatlong kasamang ganito. So, magkakaiba yung shapes. Pero with this, di mo na kailangan. Dalawa lang ito is for the aesthetics naman talaga. Ito na lang gagamitin mo kung gusto mong mas mataas, gusto mong mas mababa. Ayan. O, diba? And ayun yung pinakasagad. Mas ma-observe natin pag ito nilagay natin. Habang niluluwagan ko siya, umaangat siya. Pag hinihigpitan mo naman, bumababa. Sobrang nagtagal na tayo dito sa part na to. Sobrang excited ko. Kung gusto mong ilock yung shocks, diinan mo lang. Naku po. Sana buo pa to. Nakakatakot. Lock mo yan para mag-release yung shocks mo. Oh, saan yan? Ito. Taas mo. Oh, ganun pala yun. Man, oh, see that? So, pag ibababa mo siya, i-release mo. So, oh, wow. Yan ang problema pag hindi tayo natingin sa manual. Well, ayun. That's a lesson that you should know. Dapat laging tumingin sa manual. Grabe. Hindi pa rin ako makakagit. Oh. Let's move on and add these kits para mas mag-expand pa, para mas lumaki pa. Bodykits. Ayan.
left and right. Ayun, hindi ulit tayo tumingin sa manual. So that is what makes this unboxing exciting. Samahan nyo ako kung paano tayo maliligaw dito sa gagawin natin. So, syempre, obvious to. Nakikita ko na kagad kung saan sila pupunta. And dito yan. So, magnetic. Oh, snappy. Oh, next. Sa kabila naman. Oh, wow. Ang galing lang. May ganito palang mouse. First time kong makakita. Kung kaya to? Okay, this time, let's check the manual. Oh, meron pa siyang kasamang mouse fits. Okay. Mm-hmm. So, ayun. I think nakikita ko na kung saan natin to ilalagay. Okay. So, dito natin ilalagay ito. Oh, magnetic din. Wow. Wow. And this one is... Grabe. Paharap. Tagal na ito nakatambak actually dito. Last year pa, September, dinidisplay lang namin. Kasi yung time na yun, yun na yung time na nagkasakit na ako. Hindi ko na ito naharap. Ito muna ilagay natin para bumagay. Grabe. Ganda. Look at that. Zoids. Oops. Oh, para mas brusko ko tingnan. Parang Zoids lang. No? Blade Liger. This unboxing, halos parang hindi ako makapagsalita sa sobrang nauunahan na ng tuwa yung mga gusto kong sabihin. Tapos eto, optional. Okay, tanggalin muna natin to. Mas brusko na naman tingnan pag ito inilalagay natin. Oh, diba? Mukhang magiging personal mouse ko na to. Grabe. Daming buttons. Pero kung gusto mong simple lang, pwede mong tanggalin tong mga to. Kung hindi mo naman magagamit itong mga additional buttons. Kahit na ganito siya, kahit na aluminum, yung itong mga to, di siya ganung kabigat eh. Actually, if you look at the specification, walang nakalagay dito kung ano yung weight niya. Kasi nga customizable. Pero this is 16,000 DPI and 3389 din yung kanyang sensor. So, sobrang sulit. High-end sensor siya, PixArt. At the same time, kakaiba. Sana nung September ko pa ito pinakita sa inyo. Siguro maraming ngayon lang nakakita to. Gusto kong sisihin. Bakit ngayon mo lang nilabas yung video na yan? Kung nakita ko lang yan sana nung last year, yan ang binili ko. Pasensya na po. Di po natin ginustong magkasakit. Ayan, kaya stay safe lang po. Ang mahirap kasi pag nagka-COVID ka, after mong maatamaan, kahit sabihin mong 14 days lang yon, may mga kasunod pa yan eh. May mga aftershocks pa. Inuubo ka pa rin. Tapos, minsan ako concern ka pa rin kasi baka mamaya naipasa mo rin sa family mo na hindi mo rin naman basta-bastang iiwanan kagad ng ganun-ganun na lang, lalong-lalong na kung upuan. Kasi kahit sabihin mo na-isolate ka, pagbalik mo pwedeng carrier ka pa din. Lalong-lalo na yung mga bata na wala pang vaccine. Anyway, commercial lang naman yun. And, grabe. Up to you guys now to give feedback. Basta sa akin, I'm so biased for this. I love the design. I love the aesthetics. I love the unlimited possibilities. Grabe, unlimited talaga no. Pero the possibilities to customize it. And yes, you can also use the Cougar software to customize and program the buttons and keys. So, ayan. That's it. The DualBlader Cougar. Wow. The most awesome mouse that I have seen in my life. Except sa mga ano, mas nauna ako kasing namangha dun sa mga Madcat series. I mean, neutral naman ako. Of course, I'm still using those Razer Viper, yung mga ganun pa rin yung ginagamit ko. Pero this kind of beauty, syempre, hindi ako pwedeng hindi mamangha. Subjective tayo, iba-iba tayo ng taste. Pero sa akin kasi, I'm a bit neutral sa pag-appreciate. If I see it na for those kind of users na mahilig sa mga ganito, mecha yung looks, this is one of a kind gaming mouse. Especially given the customization and also the features, dami mong pwedeng gawin. And maybe this is not the mouse that I may say everyday mouse ko. Dahil parang nasasayangan akong madungisan to or kumupas. Pero this is one of the mouse that I will really keep, parang collectible mouse for me. But of course, why not use it for a while, then ayun, balik natin sa box. Tapos, ayun, sobrang na-appreciate ko. Sorry Cougar, if it's delayed. Siguro kung nailabas lang to ng mas maaga, dami nang bumili nito, sold out na to siguro to. So, especially sa mga ano, alam ko niche yung mga magkakahilig nito, pero grabe, ang ganda lang. And siguro kahit hindi mo trip yung mga ganitong mouse, baka gusto mo rin bumili. Up to you guys now to check if it's worth it for you. Pero I know there are a lot of guys out there who will shell out some cash for this DualBlader Cougar gaming mouse. Unique design. Thumbs up. Well, subjective kasi ang mouse, so hindi ako makapagsabi ng pros and cons. Nasabi ko na rin siguro yung mga pinakita ko kanina, so it's up to you now. Kung it's a cons for you, then it is. Same with the keyboard, subjective din. So, yung mga features niya, sinabi ko na, up to you to judge if you like it too. Now for more videos like this, and unboxing of amazing and unique products, feel free to subscribe.